Hi guys, it's your girl Mimiya and welcome to Madagascar. Hi guys, it's your girl Mimiya. Oh yeah. And today I'm super happy po and excited to share this vlog with you. For your information, 2 years na po kami. Hi, 2 years na ba kami? Magto-2 years na po kami nakatira dito sa aming bagong bahay. Opo, at dami na po nagbago sa buhay namin. Ang dami na rin po nagbago sa bahay namin. At hanggang ngayon po, puso pa rin po ako nagpapasalamat sa inyo. Dahil po, simula po nung sa luma namin bahay, nakalipat na po kami dito, ay patuloy nyo pa rin po ako sinusuportahan. Thank you guys. At saka po, gusto ko rin po talaga i-share itong journey na ito sa pag-renovate po namin mga bahay. Since start pa lang po, talagang kasama ko na po kayo. And I'm super happy and excited to share my newly renovated backyard again! Your backyard friend. Let's get it! Skate! You can water, bitch! So yun nga po, isa po talaga sa factor kaya ko po nabili itong bahay na ito kasi ang ganda po ng ilaw at ang ganda po ng backyard ng bahay na ito. So most of my time, hindi naman most of my time, matumatambay po ako sa backyard namin and naisipan ko na bakit hindi ko siya pagandahin since nga ang nanay ko po ay mahilig sa mga halaman, ganyan, pati ang tatay ko mahilig din sa mga tanim-tanim na ganyan. So nagpost po ako sa Instagram. Sino kayang pwede ko contact to, you know, big or dream backyard? At nakita ko po sa Instagram ang balcony garden. So let's all welcome Sir Vince of Balcony Garden! Halabira! Halabira! Paano yung nagrarally dito, Sir Vince? Ako ulit si Vincent. Ako ay isang landscape architect from Balcony and Gardens. Thankful kami na last year, kinunta kami ni Mimiya. Binigyan kami ng opportunity na ayusin yung garden niya. Yes. So natutuwa kami sa transformation. So later, explain namin sa inyo yung mga proseso at ano yung itsura niya dati. Totoo! At ano yung itsura niya ngayon. So almost a year after na, actually. Yes! At yes. Ang lala talaga ng changes. Sobrang nakaka-proud. Alam mo, Sir Vince, na parang nakita ko yung bahay na to at talagang napaganda mo siya. So yeah. I'm super happy and excited to share this with you guys. So come on! Vamos! Unahin na natin itong part na ito kasi nung first po namin lumipat dito, ang ganda-ganda. Ano pong trito? Saging. Traveler's palm. Ang tawag nila dito. Saging. Mukha lang siyang saging. Kaya nga. Isa sa mga prominent features ng bahay nila. Tapos kahit i-renovate namin siya, parang feeling namin kasama to sa charm nung binili totoo, niya. So totoo. We wanted to keep it. Tapos itong mga halaman na ito, wala ito dati. Dati, itong area na to, wala siyang pebbles na ganito. Yes. Medyo hindi rin siya maayos yung step pads niya dati. At yung lupa lang siya. Yung sabi na, para medyo hindi rin kasi tutubo dito yung grass. Kaya isip namin better na pebbles na lang para at least medyo easy on the maintenance yeah, tayo. Kasi oo. Alam natin, si Mimi, very busy. Ay, so, ay wala ko masyadong racket. Bigyan niyo ako racket. Ang dami mo kaya racket. Oo nga, thank you Lord for the racket. I love working. At saka naman, di ba, napapansin nyo naman ang itim-itim talaga ng bato ko. Kukuha lang ako dito. May panghilod na ako. Ah, hindi pala ito yun. Kasi gati inuuwi ng nanay ko. Galing Albay eh. Sorry. Ah, dito Sir Vince. So, itong halaman namin. Maganda to. Pag mayaman to. Yes, this ito yung bird's nest fern or dapo. Yung pot. Sa inyo ba yung Sir Vince? Yes, yung pot. Yeah. Special na yan na fiberglass na pot. And nilagay namin dito kasi para at least pag pupunta ka dito, medyo may focal point ka. Yeah. Ay, taray! May focal point ka pang nalalaman yung siyempre. Fuck you all! So, itong area na to, dati medyo madilim siya. Yeah. We'll show you the pictures. Pero dati parang lupa lang siya tapos pa rin may mga konting mga bato-bato. To create yung lupa dito, nilagay na lang kaming artificial turf. Kasi parating nalang itong ginagamit to eh. From Spurway to, trusted na sa partner natin. Kasi kung pebbles tayo dito, eh dahil parating nila itong ginagamit, medyo mahirap din kasi tapakan. Gusto natin medyo madali sa paa, kaya tinurf natin. At saka alam mo, isa rin po sa sinabi ko kay Sir Vince nung inaayos po to. Kasi Sir Vince, huwag natin masyado tanggalin yung bamboo kasi ako, nare-relax ako sa ano, pagaspas ng ito, inuuto ko sa sarili kong vlog yung Sir Vince. Nakakainis to. Hindi, sa pagaspas ng mga bamboo. Yes, rustling of the leaves. Talaga ng mga artista yon si Ryan. Rustling. Rustling pala yun. Sorry. Kasi, at saka alam mo, Sir Vince, okay na kinat nila kasi nga, maganda na rin ang pasok ng ilaw sa bahay. Yes. Kasi ang pasok nga ng bahay, parang nakakagaan talaga ng pakiramdam. And dito na, ito na ang pinaka-exciting at pinaka-maganda. Talagang inspiring renovation na ito. So, guys, ipikit nyo muna yung mga mata nyo. Ganyan. Pikit mo yan. Pumikit ka! You're peeking! Oh my God, you're such a liar. Wow! Ito na siya. Ang ganda-ganda. Ang daming pinagbago talaga. Dirty kitchen siya. Dirty pa rin siya hanggang ngayon. Welcome to the paradise of Mimiya. Eh.
So mag-start tayo dito, Sir James. Ang ganda, 'di ba? Kala niyo talaga ang tatay ko mag-ano nito. Sabi niya, hindi naman masyadong magaling si Sir Vince. Mas magaling ako kay Sir Vince mag-landscaping. O talagang ni-landscape ng tatay ko. Hala, talagang nakakaiyak. Miss Kitty Picasso na iyak dito sa ginawa ng tatay ko. Ano nga to? Sitaw. Sitaw ba yan? 'Di ba naisitaw to? Wala akong agriculture class. At ang palaya to. So, nung nakita namin to, nakakatuwa din kasi certain times of the day medyo mainit dito. So, very very clever. Pero alam mo, tinan mo, namatay rin. Paano nga patubo na ang palaya? Sir Vince, oh, trivia! Lagi mo ng pataba. Ang importante din sa pag-garden natin, every time, every so often, mag-prim tayo, nag-maintain tayo. Siyempre yung mga patay na ganyan, kailangan tanggalin natin. To give room for new growth natin. Totoo. Alam mo, sobrang talagang blessed itong garden na to. Kami lang nagpapatubo ng balon dito sa buong Paranaque. At sa buong mundo, tinan mo, kalain mo, nakatubo kami ng balon. Only balcony and garden. So, ito yung pinakamalaking work, no? Mm. Ay, hindi. Pati yung dun pa pala. Itong area na to, isa sa mga pinakamalaking work na ginawa ng balcony and garden. So, take it away, Sir Vince, kasi wala akong alam sa mga dahon. Ayan. So, dito, we will also show you how it looked before, pero nag-ayos kami dito ng hardscape at softscape. Yeah. Oh, may so, hardscape and softscape. Mm. Ayan. Para sa mga hindi nakakaalam, yung hardscape, yung mga stepping pads natin, yung mga pebbles natin, nabigay kami dito kasi nga, dahil parati nilang ginagamit yung pool at gusto namin bigyan sila ng lakaran dito, papunta dun sa side na yun. Ah, yes. Wala pala kaming lakaran dito, Sir Vince, before. Kaya dati medyo masuka din to kasi ang dami nilang parang mga potted na plants din. Yes. So dito siya. So inayos namin siya. Totoo. Diba yun ang maalala? Boy, hindi. Sir Vince, may dahon ng saging kami dyan. Mga saging, saging sila dito. Kami dyan. Yeah. Niritingin lang namin itong traveler's palm tsaka yung Thai bamboo nga. Kasi nga, ito yung kasama doon sa binili na yung bahay. Gusto kasi ni Mia tropical para medyo maganda tignan sa picture. Kaya ito yung mga pinapost namin. Kasi hindi rin kami nagbigay ng suggestions ng mga tinitrim. Kasi tamad kami. Dahil yun ang sabi ni Sir Vince. Tamad daw kami mag-trim. Busy si madam. Madami rasa. Ulit. Si ayaw natin yung isi-shape pa. Yeah. Ito, medyo wild. Totoo. Kasi wild to. Yan, medyo foliage type ng planting na ginawa natin. Ano po? Foliage type. So dito, naglagay tayo ng mga red gingers. Oh, no. Kagaya nito. Kapaligyan ng luya to talaga. Totoo ba? Oo. So pwede namin kain. Try nyo mamaya. Hindi nga. Ay, hindi. Okay, baka pag nalason pa ako ha, Sir Vince. Diba? So ito, tapos itong bajang, very famous to yung elephant's ear. So gamit na gamit to. Tapos maraming talaga dito sa Philippines yan. Ito kasi, buhay na buhay yan. Kahit mainit or kahit sa mga partially shaded areas. But, alam mo, tatay ko nagtanim nito. Kinuha niya yun sa Batangas eh. Tapos dahil gusto rin namin may kulay, so nagdagdag kami ng ibang mga plants kagaya nito, tea plant. Tapos itong saloon, very famous din to. Parati rin ito nagagamit sa mga landscaping works namin. Yan, maganda. Very tropical na tropical yung look natin. Yeah. Tsaka favorite ko rin itong part na to kasi kung tabalodyo po ang aming house tour, ang kwarto ko po andito, nakatapat dito sa area na to. So parang pagkagising ko, I feel like I'm like Bali, di ba? I feel like, tropical, gano'n. Yeah. So parang very refreshing siya. Eh, dito, Sir Vince. Meron naman kami panghilo dito. Kala talaga ni Sir Vince ang namin ibag. So ito, mas malaki. Kasama doon sa ginawa namin dito kay Nanimea, yung hardscape. Ito, naglagay kami dito ulit ng loose pebbles tsaka stepping pads from Concrete Pro para maiba naman. Kasi puro the usual na walkway na nakukuha natin is parispat at parihaba. O, di ba? Times so, two. Something different. So, para din magkaroon ulit ng access pagpunta doon sa side view. So, yung view ng garden na ito maganda. Kaya naglagay tayo ng additional cover. So, gusto natin sa baba, medyo maganda. Tapos, pag na-draw yung eye mo pataas, you'll see something different. Totoo. Pero, Sir Vince, ito question. Kasi, di ba, hindi ko alam ng tubo nito ay yellow. Paano yung nalalaman na ibang kulay yung tubo sa kanya? Ito kasi, dahil parati namin ginagamit. So, alam na namin na itong mga ganitong type ng dahon niya, yellow yung ano niya. Okay. Tapos yung ibang pabilog yung dulo ng dahon, puti. So sa leaves talaga. Minsan sa alak, malalaman namin sa ganun. Kasi minsan nakakita ko pink na ganyan eh. Yes, manipis naman yung dahon. Kuya, ang galing! Alam mo, dapat ikaw bumalik kay Kuya Kim sa Batanglawin. Di ba lumipat siya ng GMA? Nung kasal ABS, Sir Vince. Eh, sige daw! Bigyan na daw rockets to the Sir Vince. More red gingers. Tapos dito naglagay rin kami ng turf. Dahil kailangan maraming areas si Mimia for entertaining friends or kung gusto niya mag-set up dito. Di ba parang nabanggit mo dati para may several areas ka kung saan ka pwede mag-vlog. Totoo po. Tsaka nakapag-picture na rin ako dito sa area na to. Sa Instagram, I really love this area. Alam mo, kasi ang dogs ko, Sir Vince, hindi sila talaga trained para magdumi. Oo, magdumi sa labas. Pero nung nagawa na to at parang open na sila, yung mga dogs ko, dito na sila tumatae, umiihi. Kaya amoyin mo, Sir Vince. Amoy na amoy yung ihitabi. Pero minsan rin, kapag wala na talaga akong time bumunta sa CR, dito na lang rin ako iihi. This is my spot, Tabi. Move. So dito, iba din doon sa mga tinanim namin doon sa kabila. Dito, nagtanim din kami ng iba.
ba? Meron tong tobacco. Ay, bawal tobacco yan. Plant. Ha? May nakakamatay ang tobacco. Ang tatay ko pinagtigil ko. Huwag ka lang umanan ng tobacco. Ba't mo kami tinaniman ng ganyan? At tobacco yun. Tobacco to. Tobacco. Plant. Sometimes they call it cigar plant. Sorry, question. Tobacco o tobacco? Tobacco plant. Ito yung tobacco local yung pangyosi, di ba? Yes. Oh. Ang scientific name ito, Calathea lutea. Ayan. Kuya Kim talaga. Calathea lutea. Yes. Ay, ang ganda pangalan nyo ng anak. Yes. Ito, native to sa Philippines, they call this bagawak. So, certain times of the year, meron yung puting flower. Yes! Hala, hindi nyo naabutan. Kasi darang dito yata yun. Anong kulay yung flowers dito? White. White. Nung may tayo, ng pagkagising ko, nagulat lang ako, meron na siyang mga flower service. Yes. So, parang ang saya-saya. Kaya, pinapamood din natin ito kasi gusto natin, syempre, gamitin natin yung mga talagang native sa Philippines. Oh, sige, anong scientific name niyan, Sir Vince? Oh. Mamaya, mamasahin ko. Nagbabagaling kayo kanina. Hindi. Ah, ito, itong sariling atin, di mo alam. Mamaya. Oh, ito pa, may flower na yellow. Oh. Sila, mga dilawan, madami magagalit sa'yo, sir. Hadya siya nang nilagay mo. Yellow candle top ang tawag nila dito. O Pakistakis lutea naman ang scientific name. So ito yellow plant, napansin namin medyo mahilig din sila sa flowers several times of the year. Kagaya ngayon summer, namumulaklak pa, especially ngayon summer. But all year round, masipag yan ang mulaklak. Tapos dahil colorful si madam, sabi pati yung sa baba, medyo di kulay. So ito purple. Pati kasi medyo open tong area na to. Kaya sabi namin, maglagay ng something, maybe a small tree to create a division. Yes. Para may garden rooms siya dito. Yung palang purpose no, divider yes. siya. Para sa divider. Pero usually kasi diba divider parang screen. Parang medyo maiba, kakaibang plant din yung ginamit natin dito. This is the red banaba. Mamulaklak din to, diba? Super! White purple yes. yung... Sabi ko nga, akala ko nasa Japan ako. Parang siyang cherry blossom yes, service. Yes, yes. Ang ganda-ganda. White banaka? Red banaba. Red banaba. Red banaba? Red na! Smart mo doon, ha? Totoo, wait smart ko talaga. Siguro dapat mag-vlog ako. Ito. Ang collection ng aking nanay. In fairness sa mama mo, alam niya ako saan ipupwesa para yung tama ng ilaw. Yes. Ang galing talaga ng nanay ko. Ba't hindi ka naging biologist yung nanay ko? Saka alam mo, nakakatuwa, Sir Vince, kasi parang hindi nyo talaga ni-let go yung mga plants na kakatuwa. Parang ginawa nila ng paraan paano ma-incorporate yung mga halaman ng nanay ko sa bago namin yung garden. Pero po parang passion project nila ito dati. Ayaw naman namin ng leisure ko. Sige, kukwento ko lang, Sir Vince. Di ba, meron kami dito puno ng saging. Ang tatay ko, ang tagal-tagal pinag-isipan. Parang ayaw niya ipatanggal. Pero ayun niya, nakakatuwa sa Batuling Gardens. Nilipat nila doon sa dulo. O ba, maya, pakita namin sa inyo. Itong area ito, kung maaalala mo, dati, medyo gubat-gubat ito. Totoo! Walang diba? Purpose to! Wala! Ano lang siya, parang forgotten area siya, parang medyo nakakatakot nga. Totoo! Tapos parang sampayan siya. Yes, sampayan namin to. Yun nga, para merong extra area si Mimia para sa kanya mga outdoor dine niya. Pinitin wow. sa kanya, and vlog, or gusto niya mag-invite ng friends. Sabi namin, may maganda ng area tayo dito na accommodate sila. Kung gusto ko magmuni-muni, dito lang ako, ganyan. Saka sobrang refreshing talaga na may space ka na parang time for yourself. Ganun, to meditate. Wow, nagme-meditate ka, baby. Mema lang. Oh, pwede ako. Diba? Pwede ka mag-yoga dito. Yeah. Nag-zumba kami ng nanay ko dito. Ah, talaga? Tuwa niyo. Gusto din ito ng nanay ko kasi dito din nagpapakain ng aso. So, parang bonding area talaga to. Yeah. By the way, this is real wood. Pine wood to. Walang peke dito ah. Real lang kami dito lahat. Kasi karamihan iba gumagamit sila plastic. Pero dito, kasi special. So, gusto gumamit tayo ng pine wood. Amoy, ano nga, kahoy, Sir Vince. Di ba ganun yun? Inaamoy mo yung kahoy. Grabe. Bango. Sabi ang real. From our friends at Arctic Forest naman to. Thank you tayo. Tumulong na tayo to do this. Kasi kaya gusto namin na rewood kasi iba pa rin yung pakiramdam niya sa paa. So, kasi mas malamig, ganun po. Kasi pag plastas ng sisikat masyado ng araw, mas mainit. So, ito naman. Medyo, yung relatively, mas malamig siya. So, lamig nga! Tapos over time, meron pa rin silang mga nabibigay ng plants sa kanila at may mahilig sila talaga sa white na pots, colorful plants. Kaya yan, naglagay din tayo ng parang medyo area na ipatong yung mga pots natin. True! So, ay, wait lang! Ito ang best part talaga. Ayan, malapit na magdilim. Oh, 5 points! Let's go! Inuman na! Hindi, pero alam mo, na-experience namin yung chill drinking dito. Tapos sobrang dilim, gabi na siya, kita yung mga stars dito. Tapos parang ang ganda na ilaw. Sobrang vibe talaga nitong area na to, Sir Vin. Ito yung white color tucci natin. Yes! Dito, ito nga, iba nga yung dahon niya. Iba yung hugis ang dahon. Masaya. Diba ang ganda picturean? So, totoo. Parang isipin nyo yung dun sa factor na consider namin yung dinidesign. Para syempre may spots na Instagramable. Yes! Tapos yun nga, dahil ang dami nagbigay sa kanila ng plants. Yung iba, tinanim namin diretso para
mas maganda yung tubo, kagaya nitong yuca na to. Question, Sir Vince. Yes. Kasi may nakikita akong mga yuca tree, marami siyang branches. Yes. Ito, bakit wala siyang branch? Medyo matanda na yun. Pero normally kasi yung mga nakikita natin na binibenta, cutting yun from an original branch. After a few years, mag-branch out naman. Tagal naman ito. Ibibenta ko na nga itong bahay next year. Di pa ito mag-branch out. Tsaka alam mo, Sir Vince, nakakatuwa dito sa garden namin. Ang daming ibon. Ay, talaga? Mm-hmm. Ayun nga kung narinig ako. Diba? Yung mga tripping. Chirping. Tweeting. Chirping nga. Chirping, sige. Yeah. Ayaw maniwala. Bobo ba kami, Sir Vince? Ayaw maniwala kami. Guys, if you are planning to renovate and to landscape your backyard, your front yard, any kind of yard, contactin nyo lang po ang balcony and garden. Sige, lalagay ko po sa description box ko po ang kanilang mga details para po gumanda-ganda na po ang ating mga kapaligiran, ang ating garden. You know what I'm saying? Unang-unang sa lahat, thank you kasi nagtiwala ka sa amin. Pwede biro, isa ka sa pinaka madaling client na celebrity. Totoo ba, hoy? Sino? Sino mga celebrity yung mahirap ka at mabaho? Sabihin mo sa akin, Ms. Rian, hindi matatapos yung vlog na to hanggat wala akong nakukuha si Smith. Hindi naman. Lahat naman okay naman katrabaho. Ikaw lang yung favorite namin. Kasi Aramina? Ay, di ba? Ikaw na pwede yung pangalan. Dulce? Hindi. Siyempre sa amin, tapos designers din kami, importante sa amin na maganda yung relationships na nakakatrabaho namin. Eto yun, yeah, guys. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aming backyard tour. Kung meron po kayo suggestion na pwede ko pong gawin dito po sa backyard namin, pwede kami dito magbukbang. Yeah, with family. Oo nga, ba't di ko yung naiisip? Ang bobo ko. Pero yun nga, pwede kami magmukbang dito. Mag-comment lang kayo mga suggestion nyo dyan, guys. Yeah. Don't forget, subscribe to your girl, Mimi. Yeah. Oh, yeah. Thank you po. Thank you, Sir Vince. Thank you.